Alright, ayan. No? Recording na po tayo. Let's start our discussion. Again, this is our last session ngayong midterm. Then next week ay completion week na po ninyo. No? Until May 2, no, yung binigay kong date para sa mga activities para magawa natin ng maayos or mahaba-haba pa naman eh. Kasi ano pa lang ngayon? 26. Ayan. Alright. Our topic for today is all about computing probabilities using standard normal table. Alright. Nakikita na po ba ang ating slide? Pakitaas nga po ng kamay kung nakikita na ang ating slide. Alright. Alright. Thank you po. Computing probabilities using standard normal table. Alright. Probability notation. Ito ang mahalaga, no? Yan. Sa pag compute ng probability. Ayan. Alright. Wait lang po. Ay, mali. Ayan. Probability notations, no? Itong tatlo yung dapat nating ilagay, no? Kapag meron tayong mga problem na binigay, no? About C-score. Alright? Probability, yan, yung una, no? Discuss ko yung una, probability of Z, no? Z is greater than A but less than B. Yan ha. Yung A and B dito ha, lagi nating tatandaan, yung A and B dito, yung mga given, pag dalawa yung given na Z-score, no? Pag dalawa yung given na Z-score, ito po yung gagamitin nating probability notations, no? Ayan. Kung sinundan nyo yung mga topic or yung mga video lesson na pinanood ko sa inyo, malalaman nyo po yung ibig sabihin ng A and B, no? Alright? Probability of Z is greater than A but less than B. Ito ay kapag dalawang Z-score yung binigay sa given, no? Binigay sa problem, no? Denotes the probability that the Z-score is between A and B. Alright? Nasa pagitan daw ng A and B yung Z-score natin. Alright? Next. P, no? Probability of Z is greater than A. Ayan. Bali, yung Z-score daw natin ay mas malaki doon sa given. No. Alright. Denotes the probability that the Z-score is greater than A. The next is last, probability of Z is less than A. Denotes the probability that the Z-score is less than A. Alright. Ito naman, mas mababa naman daw yung Z-score sa given. Alright. Okay. Example tayo. To denote the area between Z is equal to 1 and Z is equal to 2, we use the notation, no? Ayan. Ilan ang given natin? Ilang Z-score ang given natin? Isa o dalawa? Anyone? Isa o dalawa? Ilan yung nakikita yung Z-score? Diyan. Isa o dalawa? Po, sir. Dalawa, no? Ayan. Bali, ang gagamitin nating notation is P is probability of Z is greater than 1 but less than 2. Bakit, no? Lagi pong mauuna yung mas maliit na number, no? Titignan nyo sa ating given kung ano yung mas maliit na number. No, syempre mas maliit, no. Common sense, mas maliit si 1 kaysa sa 2. Kaya po si 1 ay nauna doon sa ating notation. Probability of Z is greater than 1 but less than 2. Ayan. Then kung titignan natin yung table, no, na meron tayo na diniscuss natin, kung hindi nyo man natutunan 'yon, na meron 'yon sa video lesson, no. Wait lang. May equivalent, no? Si yung Z-score na yon na
0.1359, no? Ayan. Bali ito, hindi natin kinumpute, given po ito, no? Huwag po kayo malilito, ha. Ah, sir, saan ang galing si 0.1359, no? Ayan. Makikita niyo po yan doon sa ating given or doon sa ating table. The probability that the Z is between 1 and 2 is 0.1359. Ayan. Discuss po natin kung bakit ganun. Ayan. Kung makikita nyo sa table natin, no, last meeting or last week, no, ang sukat ni 0 hanggang 1, no, ayan. Bali kung makikita nyo doon, 1.00, ang sukat niya is 0.3413. Ayan, yung z-score is equal to 1. Ayan, ang sukat niya is 0.3413. Then, yung 1 to 2 naman, itong 1 to 2, or yung 0 to 2, ayan, sorry, yung 0 to 2, ang equivalent naman niya is 0.4772. Ulitin ko, yung 0 to 1, ang equivalent niya is 0.3413. Then, si 0 hanggang kay 2, ang equivalent naman po niya is 0.4772. Ayan. Pero ang kailangan lang natin is yung area sa pagitan ni 1 tsaka ni 2. Bali, magisimula tayo kay 1, hindi kay 0. Ano po ang equivalent nitong dalawa? Bali, ang mangyayari is, para makuha natin to, ima-minus natin si 0.4772 kay 0.3413. Kapag minus mo silang dalawa, ang lalabas is 0.1359. Alright? Taas nga po ng kamay kung na-gets yung sinasabi ko. Isa, dalawa, yan. Sino pong hindi nakagets? Tanong po agad, no? Para maipaliwanag natin ng maayos at paulit-ulit. Alright? Alright. Next po tayo. Ayan, 0.1359. Next, meron tayong different cases, no? Kapag tayo ay kumukuha ng probability ng isang z-score. Okay. Cases number 1, greater than z, at least z, more than z, to the right of z, and above z, no? Ayan. Number 1 example natin, find the probability of the area above z is equal to negative 1. Ayan. Find the probability of the area above z is equal to negative 1. Right? Ayan. Paliwanag po natin. Kunin natin yung equivalent ni negative 1 sa ating table. No? Ayan. Ang equivalent ni negative 1 sa ating table is 0.3413. Z is equal to negative 1. Ayan. 0.3413. Ito po siya. Ayan. Kapag sinabing above, mas mataas. Ano yung mga number na mas mataas sa negative 1? Ano yung mga number na mas mataas sa negative 1? 0. Siyempre, mas mataas si 0 kay negative 1. Mas mataas si 1 kay negative 1. Mas mataas si 2 kay negative 1 and mas mataas si 3 kay negative 1. Bali, papunta siyang kanan. No? Yan. Ano daw ang sukat netong negative 1 papunta doon sa kanan hanggang kay 3? No? Yan. Alright? Find the probability of the area above z is equal to negative 1. Okay? Alam naman natin na yung bell shape, itong bell shape na ito, ay equivalent sa 1, di ba? No? Yan, kapag kinover up natin 'yan, ang equivalent niyan is equal to 1. Syempre, kapag hinati natin 'yan, yung left side 0.5, yung right side 0.5. No. Pero kasi yung left side natin ay may given tayo na negative 1 hanggang kay negative 1 lang, no? And may measurement siya na 0.3413. Then, ang hinahanap natin is above z. No? Above z. Bali, lahat ng number na nasa kanan ni negative 1. No?
bali papunta kay 3. Then yung kalahati naman neto ay 0.5. Bali, ang gagawin natin is ipag-a-add lang natin yung dalawa. 0.3413 and 0.5. No? Ayan. The area that corresponds to z is equal to negative 1 is 0.3413. Ayan. Bali, kunin natin yung area netong negative 1 hanggang kay 3. Bali, ang ipag-a-add natin si 0.3413 kay 0.5. Therefore, meron tayong area na 0.8413. No? At dahil probability ang kinukuha natin, no? Ang kailangan natin gawin doon sa nakuha nating probability is i-multiply natin sa 100, then mag-a-add tayo ng percent sign, no? 0.8413 times 100, ang lalabas po dyan is 84.13, no? Then mag-a-add tayo ng percent sign. Therefore, our final answer is 84.13%, no? Okay? Taas nga po ng kamay kung nagigets yung example number 1. Ayan. Thank you po. Ayan. Next tayo, number 2. Ayan. Ganun pa rin, no? Cases number 1 pa rin tayo, pero different example. Ayan. Find the probability of the area greater than 1. Ayan. Greater than 1. Ayan. Greater than 1. Alright. Bali, mag-focus lang tayo dito sa right side ng ating bell shape, no? Sa right side ng ating curve. Alright? Ang equivalent ni z is equal to 1 is, ito, itong sukat nito, 0 hanggang kay 1 is, yeah, 0.3413. No? The area that corresponds to z is equal to 1 is 0.3413. Pero ang kailangan lang natin kasing kunin is yung greater than 1. No? Bali kay 1, papunta sa kanan. Bali itong green. Itong kulay green lang ang kailangan nating makuhang area. No? Bali, ang gagawin natin, syempre, ang sabi ko nga kanina, yung buong kalahati na ito ay equivalent sa 0.5. No? Dahil kalahati nga siya ng 1, 0.5. Bali, i-minus naman natin si 0.3413 sa kanya para makuha natin yung kabuang greater than z is equal to 1. Ayan. Okay? Bali, 0.5, ulitin ko, siya yung kalahati ng ating curve, 0.5. Minus natin yung 0.3413 kasi ang kailangan lang natin kunin is yung 1 pataas. No? Yung greater than 1. No? Ayan. Bali, minus natin ito kasi hindi naman kasama si 0 to 1. No? Bali, 0.5 minus 0.3413. No? Then, ang equivalent niya is 0.1587. Then, dahil probability ang kinukuha natin, percentage po siya. Ayan. Bali, yung 0.1587, i-multiply natin sa 100, then mag-a-add tayo ng percent sign. Therefore, makukuha natin is 15.87%. 15.87%. Okay? Taas nga po ng kamay, nakukuha natin si example number 2. Yeah, thank you po. Thank you. Next, cases number 2. Tapos na po tayo sa greater than, sa more than z. No? Dito naman tayo kay less than z at most z. No more than z, to the left of z, not greater than z, and below z. Yeah. Number 3, find the probability to the left of z. No? To the left naman tayo. To the left of z is equal to negative 1.5. Alright? Ayan. Kung titignan natin yung illustration, ito po siya. Negative 1.5. Nasaan po si negative 1.5? Nasa pagitan ni negative 1 tsaka ni negative 2.
kasi negative 1.5 po yung nasa given natin. Kalahati ni nasa gitna or kalahati ni negative 2 tsaka negative 1. Ayan. Ito po siya. Ito. Negative 1.5. Ang nakalagay dyan, to the left. Bari lahat ng nasa kaliwa. Lahat ng nasa kaliwa ni negative 1.5. Lagi ko sinasabi, ang kalahati ng ating curve is 0.5. Kalahati ng ating curve is 0.5. No? Yan. Then, hindi natin kailangan si 0 hanggang kay negative 1.5. Ang kailangan natin is yung 1.5, then yung nasa left side niya. No? Yan. Therefore, meron tayong sukat ni negative 1.5 na 0.4332. Then, kailangan natin siyang i-minus sa 0.5 para makuha lang natin yung negative 1.5 hanggang kay negative 3. No? Yun lang ang kailangan natin kunin. Kukunin natin si green ha. Si green. Hindi kasama si yellow kasi ang nakalagay dyan is to the left of C. E to the right siya. No? Nasa kanan siya ni negative 1.5. Bali, hindi siya pwedeng masama. Ang kailangan lang natin is yung green kasi siya yung nasa left side ng ating negative 1.5. No? Ulitin ko, yung kalahati ng ating curve is 0.5. Then ang sukat ng dilaw is 0.4332. Then ang kailangan natin gawin is i-minus. No? Yan. Alright. 0.5 minus 0.4332. Ayan. Alright. Then, ima-minus natin, ang nakuha natin is 0.0668. Then, ang kailangan natin gawin, dahil probability ang kinukuha natin, imumultiply natin siya sa 100, then add percent sign. Alright? Then, ang mangyayari is 6.68%. Yan po ang ating makukuha. Alright? Taas po ng kamay kung nag-gets natin sa example number 3. Isa. Isa lang po. Dalawa. Tatlo. Alright. Thank you po. Next. Number 4. Ganun po rin. Ganun pa rin po yung case natin. Cases number 2. Find the probability below Z. Find the probability below Z is equal to 1.5. Ayan. Positive naman po, no? Positive 1.5. Yan ang mangyayari. Ano ang sukat ni 1.5 sa kanan? No? Kanan siya. Yan. 0 hanggang kay 1.5. Ang sukat niya is 0.4332. Then ang sabi dyan, find the probability below. Ibig sabihin, lahat ng number na mas mababa sa 1.5. Hindi na kasama si 2 kasi mas mataas siya sa 1.5. Hindi na rin kasama si 3 kasi mas mataas siya sa 1.5. Yan. Bali, lahat lang ng number na mas mababa sa 1.5 or nasa left side ng ating 1.5. Okay. Kasama si 1, kasama si 0, kasama si negative 1, negative 2, tsaka si negative 3 kasi sila yung mga number na mas mababa sa 1.5. Alright? Bali, alam natin, lagi kong pinapaulit-ulit sa inyo, ang kalahati ng ating curve is 0.5. Ang kalahati ng ating curve ay 0.5. Then, ang sukat ni 1.5 sa ating right side is 0.4332. Ang kailangan natin gawin para makuha yung lahat ng nasa left side or lahat ng below 1.5 ay ipag-a-add natin si 0.5 tsaka si 0.4332. Ayan. Alright. Ipag-a-add natin. Then ang makukuha natin is 0.9332. Dahil probability ang kinukuha natin, imumultiply natin siya sa 100, then percent sign. Then add percent sign. Our final answer is 93.32%. 93.32%. Okay? Taas nga ng kamay ko nag-get yung example number 4. Alright. Thank you po.
Next tayo. Cases number 3. Ito naman, no? Meron tayong parehas na positive Z-score. Meron din naman tayong parehas na negative Z-score. But in this case or in this example, negative Z-score, no? Parehas yung ating given. Okay, find the probability between Z is equal to negative 1.5 and Z is equal to negative 2. Ayan. Find the probability between, no? Ibig sabihin, nasa loob siya ng negative 1 tsaka ni negative 2. Alright? Okay. Bali, lagi kong pinapaulit-ulit sa inyo ang kalahati ng ating bell shape, no? Ilan po? Ano po ang equivalent ng kalahati ng ating bell shape or ng ating curve? Anyone? Ano po ang kalahati or equivalent? 0.5. Alright, thank you. 0.5. No. Ayan. Bali, 0.5 yung kalahati ng ating curve. No? Ang measurement ni negative 1.5, ang measurement ni negative 1.5, ito po siya, from 0 hanggang kay negative 1.5, syempre, yung negative 1.5 is nasa kalahati ni negative 2 tsaka si negative 1. No? Ang measurement niya is 0.4332. Ayan. Then, ang sukat naman ni negative 2 or ni Z is equal to negative 2 is 0.4772. Then, ang mangyayari, ano daw yung probability or yung area nung nasa pagitan nilang dalawa? Bali, 0 hanggang kay negative 2, tapos 0 hanggang kay negative 1.5. Bali, itong green lang ang kailangan natin. Dahil from negative 1.5 hanggang kay 2 ang hinahanap natin. No? Ayan. Bali, meron tayong 4.4772, then ima-minus natin siya kay 0.4332. Ayan. Dahil ang kailangan lang nating portion is yung green part, no? Ayan. From negative 1.5 hanggang kay negative 2. Ayan. Okay? The area that corresponds to Z is equal to negative 1.5 is 0.4332 and Z is equal to negative 2 is 0.4772. Ayan. Right? Bali, ang mangyayari, imaminus natin yung dalawa para makuha natin yung green part lang. Mula kay negative 1.5 hanggang kay negative 2 lang. No? Ang lalabas is 0.0440. Ayan. Okay? Pero dahil probability po ang hinahanap natin, kailangan nating i-multiply sa 100, then mag-add ng percent sign. Bali, 0.0440 times 100 then add percent sign. Alright? Our final answer is 4.40% or 4.40%. Okay? Taas nga po ng kamay kung nag-gets natin si example number 5. Alright. Thank you po. Alright. Percentiles. This is our last topic this morning and this midterm. Percentiles. Okay, definition of percentiles. The percentile is a measure of relative standing. No? Ayan. It is a descriptive measure of the relationship of a measurement to the rest of data. Ayan. It is descriptive measure of the relationship. No? Ayan. Ayan. Of the rest of the data. Bali kasi sa percentiles, no, kapag nung kali anong junior high tayo, no, si percentiles ay dinidivide natin into what into how many parts, 'di ba? 100, no, kasi percentiles po siya, kaya po measurement to the rest of the data, no? Bigyan na natin agad yung example para mabilis tayo. Yeah, number 1, yeah, having obtained a score of 85 in a recently concluded unit test in science, Jake wanted to know
how he fared in comparison with his classmates. No? His teacher told him that he scored in the 90th percentile. What is the corresponding z-score of the 90th percentile? No? Bali, ang hinahanap natin dito is yung z-score. Z-score, equivalent z-score of the 90th percentile. Yeah. Step 1, ang gagawin natin, split natin yung 90% kasi nga 90th percentile. Ibig sabihin ng 90th percentile, 90% of our data. Okay? 90% of our data. Kuha ako doon, taas nga ako ng kamay kung nagigits ako doon. Ulitin ko. 90th percentile. Kapag sinabing 90th percentile, 90% of the data. Kaya ang sinasabi dito, split 90% of the data. No? Or, kapag kinonvert naman natin si 90% into decimal, ang mangyayari is ito. 0.9, then pwede tayong mag-add ng tatlong zero. Yeah. Pwedeng 0.9 lang, pwedeng 0.90 lang, no? Pwedeng 0.900 lang, pwede rin 0.9000, no? Ayan. Ayan. All right. Then i-split daw natin yung 90% or 0.9000 into ayan. Kasi nga sabi ko sa inyo, hinahati natin palagi yung ating curve, no? Ang kalahati is 0.5, automatic 'yon, no? 0.5 kasi ang kalahati ng 1 is 0.5. Ayan po siya. Then ayan. Then yung isa pa, no, syempre 90% or ano yung kukumpleto doon sa 90% or sa 0.9000. Therefore, meron tayong 0.4000. No? Yan. Sa kabila naman, yung 0.5000, pwede nating equivalent siya sa 50% ng ating data. Yan. Then yung kabila naman, 0.4000, pwede nating equivalent sa 40% ng ating data. Yan. Step 1, split 90%. Split 90%. Ito po ang nangyari. Kalahati, syempre, automatic 50%. Then, ilan na lang yung natira doon sa 90%? 40%. Okay? Gets po ba ako sa step 1? Pakitaas nga po ng kamay kung nagigets ako sa step 1. Yeah, thank you po. Next. Ayan, step 2, find the area of 0.4000 in the body of the Z table. If it cannot be found in the table, get the area value nearest to it. Ayan. Alright. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. No? Kompleto na po yung 0.5. Huwag na po natin galawin yun. No? Then, meron tayong sobra na 0.4000. 0.4000. Ayan. Kaya po pala tatlo, no, yung ating 0 dito or hindi, kaya apat yung number na katabi ni decimal is kailangan pala natin siya sa table natin, sa Z table natin. All right? Asan daw diyan yung number na nasa 0.4000 or kung wala yung 0.4000 diyan sa table, asan diyan yung number na pinakamalapit sa 0.4000? Ang pinakamalapit sa kanya is 0.3997. No? Tatlo na lang, 4,000 na. No? Yeah. Hindi pwede si 0.4015 kasi 15 naman yung lamang niya sa 4,000. Ang pinakamalapit is 0.3997. Yeah. The nearest value is 0.3997. Yeah. Taas nga po ng kamay, kinagigits ako sa example number 2. Alright, thank you po. Next, last step natin. Identify the corresponding z-score of the found area. Alright. Ayan. Okay. Bali, meron tayong 0.3997. Anong equivalent niyang z-value? Bali, tignan natin yung nasa left side niya. Ayan. Titingnan natin, 1.2, no? 1.2. Then yung hundreds place, no? Yung hundreds place naman sa taas,
0.08. Therefore, meron tayong nabuo na 1.28. No? 1.28. The corresponding z-score is 1.28. Therefore, the z-score that corresponds to the 90th percentile of the normal curve is 1.28. No? Ayan na po yung sagot natin, 1.28. Bali, kinuha lang natin yung sobra or yung area ng sobra. No? Ang sobra natin kanina is 0.4,000. Then ano yung pinakamalapit? No? 0.3997. Then from 0.3997, kinuha naman natin yung z-score. Ang z-score natin doon is 1.28. Right? Taas nga po ng kamay kung nagigets natin sa example number 1 sa ating percentile. Alright, thank you po. Next, number 2. A score is in the 96 percentile. Ayan. Where is the score under the normal curve? Split. Okay. Gaya ng ginagawa natin kanina, step po natin split. Pag sinabing 98th percentile, 90% of our data. Then 96% of our data, convert natin into decimal, 0.9600. Then, automatic na yung kalahati is 0.5, no? 0.5,000. Then yung sobra is 46 or 0.4600. Then, itong dalawa, 0.5,000 and 0.4600, yan. Pwede natin i-convert into percentage. Ayan. 50% tsaka si 46%. Okay? Okay, taas nga po ako na i-gets natin si step 1. Madali lang po siya kasi nagamit na natin siya sa example number 1. Okay, step 2. Ayan. Find the area of 0.46 kasi siya yung sobra sa 0.5, di ba? Ayan. Siya yung sobra. 0.4600. Ayan. Alright. 0.4600. Nasaan po siya dyan? Ayan. Ano yung pinakamalapit? Kapag wala siya, ano yung number na pinakamalapit sa kanya? At ito ay 0.4599. Then alam na natin yung step 3. Kailangan lang natin kunin yung equivalent na z-value nila. No? Step 3 tayo. Step 3, identify the corresponding z-score of the found area. Ayan na po siya. Bali sa left side, 1.7. Then yung sa upper side ng ating 0.4599 is 0.05. Ayan. Therefore, our final answer is 1.75. The corresponding z-score is 1.75. Therefore, the z-score that corresponds to 96 percentile on the curve or on the normal curve is 1.75. Alright, taas po ng kamay kung nagigets yung sinasabi ko. Alright, thank you. Last example before we end up our discussion. Yeah. Find the upper 10% of the normal curve. Yeah. Find the upper 10% of the normal curve. Step 1, express the given percentage as a probability. Ayan. No. Bali yung 10%, gagawin natin siyang probability or decimal form. Bali, 10% is same as the 0.1000. Ayan, number 2, using the upper side of the mean, no, find the remaining area. Ayan, alright. Siyempre, di ba, sabi ko sa inyo, yung kalahati is yung 0.5, no? Ayan. Bali, ito naman yung kabila, yung upper naman ng mean. Ayan. Bali, ang i-minus natin sa kanya is 0.5, no? Ayan, 0.5,000 minus 0.1,000. Then, ang equivalent is 0.4,000. Ulitin ko ha, meron tayong bell shape or meron tayong curve. No? Meron tayong curve. Yung kalahati ng ating curve, automatic laging 0.5.
Then, yung upper 10% of the normal curve naman, no, yun yung hinahanap natin. Upper 10%. Bali, yung 10%, pag kinonvert natin siya sa decimal, 0.1,000 yung lalabas. No? Dahil meron na tayong 0.5 sa kaliwa, kakunin naman natin yung 0.5 sa kanan. No? 0.5 sa kanan, then ima-minus natin yung 10%. Para makuha natin yung equivalent talaga niya. No? Yeah. 0.4,000 ang nakuha natin. Then, find natin yung 4,000 sa table. Kapag wala tayong nakita, yung pinakamalapit. No? The nearest is 0.3997. The nearest is 0.3997. Ayan. Then, step 4, identify the corresponding z-score of the found area. Ganun lang po ulit. Ano yung equivalent ni 0.3997 sa ating z-score or z-table? 1.2 tsaka 0.08. Therefore, our final answer is 1.28. I think nakuha na natin siya kanina sa example number 1 natin. No. All right. Yeah. This is the end of our presentation. Thank you sa pakikinig, mga anak. Wait lang po ah. Tanggalin ko lang yung ating recording.